So ito mga sangkay, ang putok na balita ngayon sa pandaigdigang balita, mga sangkay, na itong bansang Amerika ay nagpakawala na daw po ng kanilang pambihirang weapon, mga sangkay, itong ICBM. So hello, what's up mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa inyong mga nagsusubaybay dito sa ating channel. At ito, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, itong nangyari na itong bansang Amerika daw po ay nagpakawala na ng isang missile. Ano kaya ang nangyari mga sangkay? Pag-uusapan po natin yan ngayon. Bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.34 million subscribers na dito sa YouTube. So, ilang tulog na lang mga sangkay, 1.35 million subscribers na po tayo, no? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, then click the subscribe down below, click the bell and click all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright! Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay guys, ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, kasi ayon po dito, ang Amerika daw po ay nagpakawala ng ICBM. Ito po ay isang missile mga sangkay, ballistic missile. Isang intercontinental ballistic missile ang pinakawalan nila. Eh, madalas mga sangkay, di ba? Nasanay po tayo na ang nagpapakawala pag hindi Russia, China, North Korea. Pero ngayon, mga sangkay, ito na, nagpapakitang gilas na po itong bansang Amerika. Nagsagawa ang United States military ng isang intercontinental ballistic missile o ICBM fire test. Mm-hmm. Ayon sa Air Force Global Strike Command o AFGSC, isang unarmed Minuteman 3 ICBM ang pinakawala ng US. Nanggaling ang missile na ito sa Vandenberg at nag-re-entry sa Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site na nasa Marshall Islands, southeast ng Japan. Mm-hmm. Paliwanag ng AFGSC, pinakita lamang ng test launch na ito naligtas, maaasahan at epektibo ang nuclear deterrent capability ng Estados Unidos. Okay, so ito mga sangay, pagpapakita po ito ng advance na kagamitang pandigma ng bansang Amerika. So, alam nyo kasi yung US, mga sangay, masyado po yan silang mga masikreto pagdating po sa kanilang mga weapon. Kaya nga mga sangkay, kung mapansin ninyo, hindi po yung bansang Amerika naglalabas ng kanilang mga parada, ng kanilang mga sundalo, o anumang mga kagamitang pandigma. Hindi po katulad sa China, di ba? Yung China, mga sangkay, madalas po natin nakikita yan. May parada po ng kanilang mga pandigma, mga tangke de guerra, mga sangkay, mga jet fighters, missile, mga napakaraming sundalo. Pero yung US hindi po. Talagang sinisekreto po nila mga sangkay yung kanilang kakayahan. Pero alam po natin na malakas po sila. Ngayon, ito pa yung isang balita patungkol po sa Amerika. Ang US military daw po ay naglunsad po ng pag-atake na. So saan ba ito mga sangkay? Ito, panurin po natin. Naglunsad ng strikes ang United States military sa dalawang lokasyon sa Syria na tumatarget sa siyam na personalidad na mayroon umanong kaugnayan sa Iranian groups na umatake sa mga military personnel ng Amerika. Okay. So, ayan na. Hindi pa po nakakaupo si Donald Trump, pero ito na po ang nangyayari mga sangkay. Kaya nga po, kinakabahan ngayon itong bansang Iran o Persia mga sangkay o maging ang Lebanon. Kasi papasok na po si Donald Trump eh. Alam po natin lahat mga sangkay na may isang salita itong taong to. Tutuhanin po niya yung kanyang sinasabi. Kapag na-warning siya mga sangkay, asahan po natin na may ano yan, may tutumbukin kapag hindi natigil. Kagaya po nung nangyari mga sangkay sa isang general nung mga nakaraang taon, namumuno pa po noon si Donald Trump, Pangulo ng Amerika. First term po niya, may isa pong sundalo o general ang Iran na pinatumba sa pangunguna po ng kanilang pangulo na si Donald Trump. Okay, tingnan po natin itong balita. Sa isang pahayag ay sinabi ng Estados Unidos na ang kanilang isinagawang strikes ay para mapabagal ang mga maaaring plano ng mga Iranian-backed groups na umatake sa US
at ilang mga puwersang parte ng kanilang koalisyon. Okay, yan po, makikita natin mga sangkay. Yung mga equipment po ang natamaan ng kanilang mga kalaban. Padala naman ang halos nasa 900 military personnel ang US sa Syria para rumesponde sa mga tropang kasalukuyang nagsasagawa ng mga operasyon kontra sa mga Islamic State militants. Okay, so ngayon mga sangkay, parami po ng parami yung mga kasundaluan ng Amerikano sa West Asia. Kaya nga po mga sangkay, marami tuloy ang napapatanong, ano ba, papunta ba talaga tayo sa ikatlong digmaang pandigdigan? Kasi nagde-deploy nang nagde-deploy na po ngayon yung Amerika ng napakaraming mga kasundaluhan. I think there is certain progress working on the issue. So ito po ay Israeli Foreign Minister. We are working with the Americans on the issue. There is progress. And we will be ready to be there if we will know, first of all, that Hezbollah is not on our border, is north and to the Litani River, and that Hezbollah will not be able to arm again. With new weapon systems and so on that will come from Syria, from the sea, from the airport, anyway. Samantala, iniulat naman ni Israeli Foreign Minister Gideon Saar na nakausad na ang kanilang mga pag-uusap ukol sa isang ganap na ceasefire sa gitna nila ng Lebanon. Hoy, yan ang maganda mga sangkay. Sana magtuloy-tuloy na to, no? Pero syempre may kapalit po dyan. Hindi po basta-basta kasi ang Israel na makikipagkasundo kung wala pong kapalit na maayos mga sangkay, lalong-lalo na po yung seguridad ng kanilang bansa. Patuloy naman sinusubukang hikayati ng mga namamagitang bansa na tuluyan ng mapagkasunduan ng Lebanon, Israel at Gaza ang tigil putukan basta't mapigilan ng Hezbollah na magpasok ng armas mula sa Syria papasok ng Lebanon. Sa kabila ng pag-atras ng Qatar sa pagiging main negotiator ng nasabing ceasefire deal, ay sinabi naman ni Saar na magiging susi ang pakikilahok ng Russia na may malaking presensya sa Damascus sa nasabing ceasefire talks. I would say, I don't want to enter specifically to these efforts, but I would say that it is important that the principle that Hezbollah won't be able to arm again or to get a new weapon systems to take them into Lebanon and to renew the threat to the extent it was before this war, it is vital to the success of any arrangement in Lebanon. And the Russians are, as you know, present in Syria. So nandun na po yung Russian forces sa Syria ngayon mga sangkay. Nagsagawa pa naman po ng pag-atake yung bansang Amerika, no? Sa may Syria mga sangkay, para daw po pabagalin ang anumang i-deploy nilang puwersa laban po sa militar ng United States of America. And if they are agree with this principle, I think they can contribute to achieve effectively this objective. And if this objective will be achieved, then we can believe that this arrangement can be implemented more effectively. Okay, so ayan po, no? Yung military ng Amerika mga sangkay naglunsad na po ng pag-atake doon po sa Syria. So andun po yung Russia, no? Ang kasunod na mangyayari dito mga sangkay. And for the first time, no? This year, nagpalipad na po ang Amerika mga sangkay ng kanilang intercontinental ballistic missile. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong isang YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube.
Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po yung magpapaalam, mag-ingat pong lahat. God bless everyone.